Apa? So, sabi ko, enggak tuh, parang di kami bagay, parang mas bata siya sa akin. Habang nasa taping daw umano ang dalawa, ay gumawa na rin sila ng isang matapang na vlog. Marami ang na-excite ng ibahagi ni Kylie Padilla ang teaser. You know what, Kylie, because of what happened, doon ako mas lalong na-inspired sa'yo. Well, like ko sinasabi sa'yo na every time na nakikita kita, I mean, Kylie, I will always care for you. Na kahit na ano mangyari, and before hindi ko nasasabi sa'yo yun, but I know somehow napapa-feel ko sa'yo yun. May mga eksena tayo, every time na may mga ginagawa tayo, pinapa-feel ko sa'yo na kung gaano kita pinapangalaga. Kung naramdaman ko talaga yung chemistry natin, yung magkikiss dapat sila. Tapos nagising si Pau Pau. Actually. Gusto ko yung eksena yun, sabi ko, bakit ako kumigil? Gusto kong panoorin. Try natin pigilan yung sarili natin, lalo na baka may magselos. Which is understandable. Ano? Ano? Bakit? May love ka na ba? Pa ni Kylie sa nangyaring collaboration nilang vlog ni Ruru Madrep. May excited ako para sa vlog na yun kasi may deeper, ano siya eh. We went deeper than just, you know, nagpapakilig kami and yung gano'n. Napag-usapan talaga namin lahat. Nakakatuwa. Sabi pa ni Kylie, talagang no holds barred ang naging chikahan nila ni Ruru sa ginawa nilang vlog para sa YouTube channel ni Ruru. Oh, ganoon siya. Hindi ko alam kung yun ang ilalabas niya sa pag-edit nila doon, sabi pa ni Kylie. Marami namang mga netizen ang kinilig sa naging tambalan at pagsasama ni na Kylie at Ruru Madrep sa maging vlog collab nila, na excited na nga ang kanilang mga taga-supporta na mapanood ito. So, guys, alam niyo sa araw na ito, I am very thankful na napaunlakan niya ako. Isa ito sa mga tao na hindi dahil sa kanya, feeling ko hindi ko rin mararating yung estado ko ngayon sa buhay. Marami akong mga nagtutunan sa kanya when it comes to sa craft, kung paano ba magtrabaho dapat sa pagiging professional. Ito na siya, guys, na po. Amihan, Miss Kylie Padilla. Hi, guys. Miss Kylie Padilla. Even sa trabaho natin last time, mas makulit na ako sa kanya. Totoo. Dati, guys, kung hindi niyo patatanong. Kung di niyo matatanong si Kylie, yung mga panahon na Encantadia, hindi niya nakikipag-usap. Yung para bang may mga eksena kami, sweet-sweetan, paminsan kissing scenes. Then after, gusto ko pa sana makipagkulitan sa kanya. Alis na ako. Punta ng kotse. Kasi nasusukan na ako noon. Buntis na ako noon eh. Totoo? Oo nga. Kaya ako, yung bandang huli na, yung 3 months, nagtataka na lahat, ba't di na ako lumalabas ng kotse? Yeah. Kasi nga, buntis na ako. Siyempre, natakot ako noon. Gets mo yung ano ko? Yeah. Ang ganda ng show ko, ang ganda ng character. Oh, art ko, tapos biglang buntis. Parang wala akong naramdaman na wala pa nun. Siguro kasi wala, wall eh. Saka hindi ka pa ibramihan nun eh. Wala pa. Oo, wala pa. So sabi ko, parang hindi kami bagay, parang mas bata siya sa akin. Tapos, yung sinasabi mong eksena, wala pa nun. Hindi ko pa siya naramdaman nun. Yung naramdaman ko talaga yung chemistry natin, yung magkikiss dapat sila. Tapos nagising si Pau Pau. Actually. Gusto ko, yung eksena yun, sabi ko, bakit ako kinikil? Gusto kong panoorin. Hindi yun. Yung ikaw mismo kinikilig. Totoo yan. Tapos ramdam mo sa buong set, yung buong set talagang nag-aabang na gano'n, no? Tapos lahat iba nakagano'n, Pero, eto lang ha, parang gusto ko lang ipaalam din sa mga tao na hindi yun yung nakasulat sa script. Hindi gano'n. As in yung... Maraming hindi nakasulat. Yung nakasulat sa script, parang medyo wild si Kamihan eh. Parang may inom. Siya yung, oo. Basta naglaseng, parang may gano'n sa scene. Sabi Direct Mark? Hindi. Parang hindi gano'n si Amihan. Oo nga. At saka gusto ni Direct Mark na i-milk yung relationship din ni Amihan and ni Ibrahim. Saka gusto ni Direct Mark, natural. Totoo. Yung pag-progress ng... Kasi mahirap kasi yun yung ano na to, remake na to eh. Totoo. Alam na ng mga tao eh. Mismo. So parang gusto ni Direct Mark, yung natural, yung pag okay, bakit sila naging close, ano. Ang ganda na. Ang ganda, like, gusto ko lang rin idagdag na parang... May mga scenes kami doon, nakahawakan lang ni Kylie yung balikat ko. Pero grabe na. Ang galing niya ang galing. Sinabi ko nga sa'yo, di ba? Sinabi ko sa'yo, nung nagka-project kami ni Andrea, yung bed scene. Ako daw yung peg niya. Ako yung peg niya. So kung paano i-handle yung babae on screen? Bakit? Paano ba ako? Wala, all the way ka eh. Kung paano ka tumingin, yung mga ganun. Galing. Like kahit off-cam? Oo, hindi. Off-cam, okay naman tayo. Hindi ka naman... Chill lang. Oo. Hindi mo na on-cam, hindi. Yung on-cam, talagang basta may way ka na galing. Yung kung paano magpakilig, hindi ko siya na-explain. Basta ginagawa ko lang siya. Feeling ko malaking bagay. Ginaya ko lang si Ruru. Malaking bagay rin kasi na nagbibigay eh. And feeling ko sa ating dalawa, give and take. Alam ko na, yung pinaparamdaman mo dun sa eksena mo na mahal mo talaga siya. Parang ganun. Ganun, galing. Ito kasi ang bawal. What? Bawal? Hindi. Ano, yun lang. Kailangan ko lang. Pero alam mo. Charot. Totoo naman.
Alam mo, naiintindihan ko ng mga panahon eh. The first time na magtatrabaho tayo, ang ganda niyo. Ang dami restrictions eh, like sa ating dalawa. I mean, ako? Sa ating dalawa. Like, kahit na sobrang effective natin. Ang weird nga, alam mo kayo naiinisip ko, pagka talaga... Di ba, sobrang effective natin sa TV. Pero like, off-cam, I'm not saying na hindi tayo nag-uusap. Hindi lang pa na-build yung friendship. Merong wall lagi. May wall talaga. Alam mo, weird na ako noon. Sabi ko, ba't ganun kami? Ang galing namin on screen. Pero in person, hindi naman kami ganun ka-close pa. Yung ganun, sa NK. Pares kasi tayong may... Oo. Pares tayong may, ano, may someone. What are you trying to say, Ru? Like, ano na yun, di ba? Parang pares nga tayo. So parang feeling ko, somehow, naa-apektuhan. Ay, ako talaga, nabistansya talaga ako nung time na yun. Kasi nga, may mga nangyayari na behind the scenes na... Ano yan? Oo, eh. Pero na, hindi. May mga ano na kailangan kong iwas para walang magselos. Yung mga ganun, syempre, respect na lang. Ayun yung mahirap sa trabaho natin. Yun yung medyo... Ay, wala naman akong, wala namang, di ba? Oo, hindi nga tayo nag-uusap dati. Hindi nga. Ano, tatakot na ako eh. Parang, ayoko ng gulo. Yeah. Both sides! Both sides talaga, totoo. Parang, pili ko, isang beses lang yata tayo nagkaroon ng konting moment. Yung time na nagpunta tayo sa Davao ba? Oo. Yun lang. Yun lang. Pero sobrang, ano, alaking bagay nun. Sa feeling ko na connect din tayo eh, for on-screen. Alam mo bang na-weirduhan ako talaga? Sobrang happy ko nun, na parang okay, finally, nakausap ko na si Kylie na maayos. Then, pagbalik na... Ano naman yung Ibrahimian nun? Ano? Meron na. Wala, pero hindi pa siya ganun. Hindi pa yung sobrang... Kasi looking na ako nun. Pero nung time na yun, parang na-weirduhan lang ako na pagbalik natin sa Wala na ulit. Siguro nga yun talaga, malaking bagay na siyempre pagka meron yung tamuan, tinatry natin pigilan yung sarili natin, lalo na baka may magselos. Which is understandable. Bakit nasabi mo? Ano? Bakit? May love ka na ba? Charam! Sinanong na naman din. Ano? Hindi, ayusin mo kasi yung wording mo. Ano sabi ba? Mo, kailangan natin pigilan. Anong may pigilan? Hindi, yung pag-uusap. Kasi kami mag-selos. Kami off-cam. Kasi lahat na gulat din sa chemistry eh. So, yung wording mo pag-ilan. Bakit talaga mo dapat? Kailangan pigilan, alin? Kailangan pigilan yung pag-uusap. Hindi, kailangan lang mag-ingat in respect to the other people in our marriage. Kaya, because of what happened, doon ako mas lalong na... inspired. Well, like na sinasabi sa'yo na every time na nakikita kita, I mean, we don't talk on a daily basis. We don't parang message na araw-araw or nangangamusta araw-araw, but I know there's something between us na malaking factor sa buhay natin yung isa't isa. Oo. Na kundi rin tayo sa ating dalawa, wala rin tayo sa kung nasan tayo. Oo, totoo. Like na sinasabi sa'yo na kahit na, I will always care for you. Na kahit na ano mangyari, and before hindi ko nasasabi sa'yo yun, but I know somehow napapapili ko sa'yo yun. Every time na may mga eksena tayo, every time na may mga ginagawa tayo, pinapapili ko sa'yo na kung gaano kita pinapangalagaan bilang leading lady at bilang kaibigan. So, ganun. So, yun yung parang sinasabi ko sa'yo, kaya na after everything na nangyari sa'yo, mas na-inspire ako na kahit na dumating ka sa point na nandun ka na sa peak mo, and then may nangyari sa buhay mo na parang pakiramdam mo na bumalik ka na naman sa scratch, bumalik ka na naman sa zero, parang ganyan. Pero still, umabalik ka ulit, and dun ko nakita kung gaano mo ka-love yung craft mo. Doon ko nakita na kung gaano ka ka-inspirational na tao. Aww. Yes, na parang even me, nakatrabaho mo lang, even me, nakaibigan mo lang, lalo na sa mga tao na sumusuporta sa'yo. Sobrang for sure na nai-inspire sila sa'yo. Ano ba yan, bro? Gusto ko na mawala ka, naiya ko. Pero totoo yun. Oh, thank you. Totoo yun. Sobrang happy lang kami na you're back. Na nagkatrabaho na tayo. And pag-iunti ka nang wabalik ulit. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panunood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Paalam.